not judge other people so that God will not judge us. Sometimes, hinahatulan natin ating kapwa, ngunit hindi natin nakikita ang ating sarili. Tandaan natin, huwag nating hatulan ang ating kapwa upang hindi tayo hatulan ng ating Panginoon. There are times na hindi natin napapansin ang ating sarili na kung ano pinagsasabi natin sa ibang tao, ngunit hindi natin nakikita o na-check yung ating sarili. Diba? Sabi dun sa Johari's Window, may mga pagkakataon na kilala natin ang ating sarili at alam ito ng mga tao. Ngunit may parte ng ating buhay na naalam ng mga tao pero hindi natin nakikita. So as a Christians, we must be very careful with the people that surround us. Second, ask, seek, and knock. Okay, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. So napakaganda ng salita ng ating Panginoon na we should ask and the Lord will provide. Sometimes, kasi yung ibang tao, they knock the door of other people. Other people or their neighbors, kumakatok sila sa pintuan ng kanilang kapitbahay para humingi ng tulong. Hindi nila alam na walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Okay? Huwag tayong maghanap ng kung sino-sino man. Hanapin natin ang ating Panginoon. And ask, we should always ask to the Lord. Whatever you need, ask. Because the Lord will always provide whatever you need in His perfect time. Okay? So ask, seek, and knock. The narrow and the wide gates. Tayo mga Kristiyano, alam natin na hindi madaling maging isang Kristiyano. So yung daan na ating dinaraanan ay talagang makipot sapagkat alam natin ito na habang buhay kasama natin ang ating Panginoon sa dulo. Maraming tao na gusto nila maluwang, okay, yung kanilang dinadaanan. Ngunit sa dulo nito ay kamatayan. So tayo mga Kristiyano, mapagtiis sapagkat alam natin na pinapalakas ng ating Panginoon ang ating panampalataya dun sa makipot na daan na ating dinaraanan. Sapagkat sa dulo nito, nag-aantay ang ating Panginoon. True and false prophets and disciples. So we need to be very careful. Are we really a true disciple of God? Are we teaching the book of the Lord, which is the Bible? Are we following the laws? Are we following the rules and regulations according to the Bible? Whatever the plans of the Lord, we need to follow. Okay? So we need to check ourselves. We need to meditate if we are really a true Christians. As if, are we doing what the Lord says to us? Okay. Because if we follow the Lord, everything will follow. Remember, in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So palakasin natin ang ating panampalataya. Magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, gawin natin ang naaayon sa Kanyang kagustuhan at kalooban at sa kanyang salita. The wise and the foolish builders. So, sabi dito sa kanina na nagpatayo ng bahay sa bato, dumaan ang mga bagyo, ngunit hindi nagiba ang kanyang bahay. Yung isa naman, nagpatayo ng bahay sa buhangin, dumaan ang bagyo at nawasak ito. So, kailang palakasin natin ang ating pundasyon bilang Kristiyano. Okay, paano natin palakasin ang ating pundasyon? Okay, magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Manalangin sa Panginoon. Magbasa ng Biblia sapagkat ito ang ating weapon as Christians. So kung gusto mong maging matatag ang iyong pundasyon para hindi ito matinag, para pagdating ng problema, hindi ka agad-agad matitinag. Sapagkat alam natin pag dumating ang problema, malakas ang ating pundasyon kasi alam natin na ang Panginoon ay kasama natin. Because we believe that God is always with us and the Lord will always bless us because He always make us very strong. So ikaw bilang isang Kristiyano, ano kaya ang pananaw mo tungkol dito sa Matthew chapter 7. Maraming salamat sa iyong pakikinig at nawa at meron pong natutunan ang bawat isa.